Lahat po tayo ay tumayo. Oh, I saw a distant land, and its glory was so grand. My God, Lord, how I long to be there. Then I heard His gentle voice, come, my child, it is your choice. Oh, such hope that I never heard before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, He has come, and our home He has won. Let His glory be seen on you today. Then thou wake with darkened care, my heart trembled in despair. Turn thy eyes to the Lord with a prayer. Through the dimness of the dawn, deeper truth than I was drawn. Oh, such hope even brighter than before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, He has come, and our home He has won. Let His glory be seen on you today. Then alone is soul I saw, standing near but yet withdrawn. I think of the land bright and fair, with hopes glimmering his eyes, to the darkness said goodbye. Then we sang, oh, tired than before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away.
has risen, he has come, and our home he has won. Let his glory be seen on you today. He has come, and our home he has won. Let his glory be seen on you today. Para po sa ating prayer ngayon, ay babanggitin ko po muna ang pagkakasunod-sunod ng ating pong prayer. Una po ay pangungunahan po tayo sa isang pag-aawitan ng ating song leader. At pagkatapos naman po nito ay magkakaroon po tayo ng silent prayer na tatagal lamang po ng 2 minutes to be exact po. At susundan po ito ng concluding prayer na pangungunahan po ni Nanay Belinda Pronda. At pagtatapos po ito sa isang awitin na muli po ay pangungunahan po tayo ng ating song leader. Ngunit bago po tayo manalangin, ay may babasahin lamang po akong isang writings galing po kay Ellen G. White. Ang sabi po dito ay, "The change we need is a change of heart and only be obtained by seeking God individually for His blessings, by pleading with Him for His power, by fervently praying that His grace may come upon us and that our characters may be transformed. This is the change we need today. And for the attainment of this experience, we should exercise persevering energy and manifest heartfelt earnestness. We should ask with true sincerity, 'What shall I do to be saved?' We should know just what steps we are taking heavenward." Ang ating pong prayer focus ngayon ay to renew our hearts. Tayo po ay marahan na lumuhod. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things on earth will go strangely dim in the light of His glory. O dikila at mahabagin naming Ama, na ang tahanan ay nasa mga langit. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Na narito po kami sa gabing ito upang kami po ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa inyo. Salamat po Ama sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa inyong pagmamahal na walang sawa ninyo kaming kinakalinga at ginagabayan, at ang inyong mga anak ay inyong pinagkakaisa sa ganitong gawain na saan po Ama, magkaroon kami ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa inyo. Amin po Amang hiniling ang patuloy niyo pong paggabay sa bawat isa sa amin. Una po ay humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, at pagkakasalang nagawa sa inyong mananaharapan. Pakalinisin niyo po kami, Ama, sa anumang nakakasumpungan ninyo sa aming mga puso, sa isip, at sa gawa. Nasaan po magkaroon kami ng panibagong pusong malinis, nasaan po maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Nasa aming paglalakbay bilang Kristiyano sa sanlibutan ito, ay patuloy kami makipagbaka sa anumang
mga bagay na nakakapaghadlang sa amin. Nasaan po, Ama, laging managumpay sa aming mga puso ang inyong mga paalala sa amin, nasaan kami ay manatili sa aming pananampalataya sa inyo, na habang kami naghihintay sa inyong ikalawang pagbabalik, ang bawat mga anak ninyo ay maihanda na ang aming mga puso ay masumpungan. Nagtatalaga at higit sa lahat, handang tanggapin ang anumang bagay na saan makakapagpalakas sa amin ang inyong mga salita na ibabahagi sa amin ng inyong magsasalita ngayon sa oras na ito. Ang lahat pong ito, Ama, ay aming sinasamo at dinadalangin. Hindi po sa aming pansariling karapatan lahat, kundi alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po, ako ay magbabahagi ng aking naging karanasan sa panahon na kami ay binigyan ng mensahe, ng outline. Ano po? Noong panahon po na binigay sa akin, sa amin ni Kuya John, yung outline ay yun po yung panahon na ako ay sobrang busy, sobrang hindi po alam ko anong aking sisingit sa aking gawain sapagkat ako ay nagtatrabaho, ako rin po ay magtitake ng board exam. Bago po iyon, ay amin pong napag-aralan nung panahon na si Moses ay pinapunta ang isinusugo ng Panginoon. Subalit si Moses ay merong ang katwiran sa Panginoon na siya ay hindi magaling magsalita, siya ay uutal-utal magsalita. At noong panahon na iyon na sinabi niya na ibinigay ng Panginoon si Aaron upang ang maging katuwang niya. At kami po habang nag-uusap ay kami po ay nagkukulitan na baka naman sakaling merong Aaron na dumating para sa amin upang tumulong sa amin. At yung mga panahon pong iyon ay amin pong ang sinabi po ni Kuya John Ray na hindi sila yung pumili sa amin, kundi yung Panginoon. At yung mensahe na ibinigay sa amin ay hindi sila ang gumawa, bagkos ito ay hindi siya bastang binigay o ito ay ang binigay para sa amin dahil alam ng Panginoon na ito yung kailangan namin at ito yung pit para sa amin. At noong mga panahon talagang ang binabasa ko siya, hindi ko po siya maintindihan sapagkat hindi po ako magaling sa English. So, meron pong tao na naging nagsilbing Aaron para sa amin at isa po yun sa ating kapatid. So, ako po ay sobrang tuwa kasi merong mga taong handang tumulong para sa akin. At yung sa haba po ng panahon ng pag-prepare namin ay yun po yung panahon na talagang ang message na yun ay naging burden sa akin. Naging burden kasi sa dami ko pong ginagawa hindi ko po siya maintindihan. Nag-doubt po ako sa Panginoon kung ito ba ay kaya kong gawin, kung ito ba ay kaya kong lampasan. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ang malapit na ako mag-speak nung panahon na yon.
Pero nag-seek po ako, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kahit in a last minute, ibigay niyo po sa akin yung message. Kasi sa haba ng panahon na nag-prepare ako, hindi ko pa rin nahihit yung message para sa akin ng Panginoon. At habang ang mga kapatid ay nag-prepare para sa ang paghahanda, ay lumapit sa akin yung mga kapatid at ako ipinanalangin, lalo na mga kabataan. At dun sa pagkakataon na yon ay dun ko nakita na yun pala yung message sa akin ng Panginoon. Sapagkat alam niyo po ba mga kapatid, na yung time na yon matapos na ako'y graduate, yun din yung panahon na tatlong exam na ang lumipas nang hindi ako nag-e-exam. Sapagkat po ako ay natatakot na hindi ako makakapasa. Ako ay natatakot na pag ako'y nag-e-exam, alam kong hindi ako makakapasa sa board exam. Pero nung nalaman ko na doon pala sa message na yon, ang gusto sa aking iparating ng Panginoon, gaano man ako hindi handa para sa mensahe, gaano man ako hindi handa para sa aking gagawin, bahala ang Panginoon. Siya na ang bahalang gumawa. So ngayon mga kapatid, in a last minute nung mga panahon na yon, aking na-hit yung message ng Panginoon para sa akin. Kaya mga kapatid, kayo po ay aking inaanyayahan mula sa ating ang mga pinag-aralan sa karanasan ni Pablo, in a last days and in a last minute, kayo po ay aking inaanyayahan na patuloy po nating tunghayan ang mga naging karanasan ni Pablo hanggang sa kanya pong ang pagtatagumpay at nakasama niya ang ating Panginoon. Ngayong gabi po ay ang basahin ko po kayo ng isang quotation mula sa writings ni Mrs. White. Ang sabi po dito, how many men of great natural abilities and high scholarship have failed when placed in positions of responsibility, while those of feeble intellect with less favorable surroundings have been wonderfully successful. If we live according to His word, every precious promise He has given will to be fulfilled to us. Kasama na darama ay kalungkutan, puno ng pagdurusa, hirap ang dinaranas, at hindi ko na kaya. May kamay na sa aking hahawak at nibubulong niya. Narito naghihintay lamang sa'yo. Kung nalulungkot at nalulumbay, handang dumamay sa'yo. Narito ako, inabot ang iyong kamay. Papawin ko ang iyong hirap kapag ako ang aking pagkakamali, ang lahat ay nawala. Hindi magtatagal, mawawalan ng pag-asa. Kailangan ko ay pangunawa, ituro ang landas na tama. At narinig ng aking puso, pagmamahal sa tinig niya. Narito ako, naghihintay lamang sa'yo. Kung nalulungkot at nalulumbay, nang dumamay sa'yo.
gawin ko ang iyong hirap kapag ako ang karamay. Ang landas na tinatahak, tinik naraanan, puso ko'y humihina, walang masilungan. Ngunit ako ay may nakita sa aking sumasama. Pangalan niya ay si Jesus at narinig ang tinig niya. Narito ako, naghihintay lamang sa'yo. Kung nalulungkot at nalulumbay ang dumamay sa'yo, narito ako, inabot aking kamay. Papawiin ko ang iyong hirap hanggang ako ang karamay. Narito ako, naghihintay lamang sa'yo. Kung nalulungkot at nalulumbay, handang tumamay sa'yo. Narito ako, inabot aking kamay. Papawiin ko ang iyong hirap kapag ako ang karamay. Papawiin ko ang iyong hirap kapag ako ang karamay. Magandang gabi po, mga kapatid. Ngayong gabi po ay ating pong pag-aaralan ang journey ni Pablo papuntang sa Jerusalem. Hindi lamang po ito basta journey ni Pablo, kundi ito po ay journey ng Panginoon kasama si Pablo. Ngunit bago po tayo magsimula, ay tayo po ay manalangin. Ama naming banal na napakadakila sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa oportunidad na to na inyo pong pinagkaloob sa amin, Ama. Kayo po ang patuloy na manguna, patuloy na manahan sa aming mga puso. Maunawaan po namin ang mensahe na nais niyo pong sambitin sa amin ngayong gabi. I-reveal niyo po lahat, Ama, upang ito po yung aming maunawaan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kung ibabahag sa inyong kwento, ito po yung call kay Pastor Frederick Paul. Siya po isang Indiano na kung saan siya po ay nagpipreach ng gospel ng Panginoon. Itong si Frederick Paul, kung papansinin po natin sa India, ay hindi po pinapayagan na magpreach doon dahil ang iba po'y pinupugutan ng ulo at yun po yung nagiging cause ng kanilang pagkamatay. Ngunit no, isang araw po ay pumunta si Frederick Paul sa isang lugar na kung saan doon po siya nag-preach. At sa kanyang pong pagbabahagi doon,
ay pinagbawalan na po siya ng mga tao doon at sinabi na huwag nang tumuloy dahil may paparating na mga pulis. Ngunit dahil sa kasigasigan ng kanyang puso at ang Panginoon na ang nananahan sa kanyang buhay, kanya itong itinuloy. At nung dumating na yung mga pulis, ay dali-dali siyang sumakay sa taxi. At inaakala niya na ito na ang huling araw niya, ito na yung huling minuto niya. Ngunit naging faithful ang Panginoon, Pastor Frederick Paul, at hindi hinayaan ng Panginoon na mamatay siya that time. Kaya iniligtas siya ng Panginoon sa pamagitan ng isang taxi driver. Hindi siya sinurrender sa mga pulis, kundi siya ay inilayo doon. Gusto ko po kayong dalhin sa Troas. Sa Troas po, ito na po ang huling journey ni Pablo doon. At sa kanyang pagpunta doon, ay naroon ang mga Philippians brethren. At sabi po dito, the Philippians were the most loving and true-hearted of the apostle converts, and he peaceful and happy visit with them during the eighth day of the peace. Sabi nga po ni Ate Loris kagabi, na ang mga Philippians brethren po ay merong benevolence na pag-uugali, na kung saan sila pong lahat ay nagki-care sa iba't ibang, kahit di po nila kapananampalataya, ay sila po nagki-care. Ngayon naman po ay pupunta po tayo sa Miletus. Sa Miletus po ay pinatawag ni Apostle Paul ang mga Ephesians brethren. At kanya pong sinabi na ito na ang huling araw, ito na ang huling kikita nila, sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang nais kanya pagpunta niya sa may Jerusalem. Kaya sabi dito, knowing the will of God, having or reflecting knowledge about doing something. Noong una po ay hindi alam ni Pablo kung ano mangyayari sa kanya pagdating niya sa Jerusalem. Ngunit sabi niya po dito, now filled with the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. Bagamat di niya po alam, ay siya po ay nagpatuloy sa pagpunta niya sa Jerusalem. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa Caesarea, na kung saan nandun po ang si Philip, nandun po at ang kanyang apat na anak, na kung saan ito po ay nagpo-prophesize, nanguhula, nalalaman po nila kung ano po yung mangyayari in the near future. At sinabi po nila na may masamang mangyayari kay Pablo pagdating niya sa Jerusalem. At dahil doon, dumating din si Agapus na isang nagpo-prophesize at sinabi rin na siya ay gagapusin sa kamay at gagapusin din sa paa. At sinabi niya na yun ang mangyayari kay Pablo. Kaya sabi dito, doing the will of God. Yung una po, hindi po alam ni Pablo kung ano yung mangyayari sa kanya. Kaya inalam niya po kung ano po ba talaga ang will ng Panginoon sa kanya. At nung nalaman niya po kung ano ang will ng Panginoon sa kanya, ito po yung kanyang ginawa. Kaya doing the will of God. The act of performing or making something happen. Bagamat pinipigilan na po siya ni Philip at nung mga anak niya or ng mga propesiya, ng mga prophet, ay pinipigilan na po siya na pumunta sa Jerusalem. Pero sabi po dito, but he felt that he was moving in the obedience to the will of God, and he could not be deterred by the voice of friends or even the warning of the prophet. Wala pong makakapagpigil kay Pablo sa pagpunta sa Jerusalem, kahit mismo po ang kanyang mga kaibigan, ang mga propeta, dahil ang nagmumove sa kanyang puso ay hindi na ang kanyang sarili, kundi ang Panginoong Jesus na. Kaya sabi dito, he must follow Christ if need be to prison and to death. At nung mga time po na iyon, si Pablo po ay napaiyak, hindi dahil may mangyayaring masama sa kanya sa Jerusalem, kundi dahil
sa simpatya niya sa mga brethren. Sabi dito, his tear fell not for himself, but in the sympathy with his brethren, upon whom his determination had brought so great sorrow. Nagkaroon po na siya ng simpatya sa mga may iwan niya, hindi po dahil kung ano pa ang mayayari sa kanya sa Jerusalem. Dahil alam po niya, nagagabayan at pag-iingatan po siya ng Panginoon. At nung pagpunta niya po sa Jerusalem, kanya pong, habang sa kanya pong paglalakad-lakad, ay nakita niya po ang School of Gamaliel, at doon po naalala niya na, ah, dito ako nag-aral noon. Nakita niya po ang sinago na kung saan naalala niya na dito siya dating nag-worship. Nakita niya ang isang tahanan, ang isang bahay, at naalala niya, ito yung high priest na nagpadala sa akin sa Damascus. At nakita niya rin ang lugar kung saan pinagbabato-bato ang martyr na si Stephen. Since his conversion, Paul's visit to Jerusalem has always been attended with anxiety and with a feeling of remorse as he gazed upon scenes that recall his former life. Dahil naalala niya po dati na isa po siyang persecutor na kung saan yung mga tao doon ay kanyang pinagtutuligsa noon. Sabi po dito, he knew he would find few friends and many enemies in the crowds around him were thousands whom the very mention of his name would excite to madness. Iniisip niya po na wala na po siyang, kakaunti na lamang po ang magiging kaibigan niya at dadami ang kanyang mga kaaway dahil naalala niya nga po ang dati niyang pagkatao o kanyang buhay. Sabi dito, the same blind rough which has burned in his own heart was now with untold power kindling the heart of a whole nation against him. Remembering how bitter had been his own prejudice against the follower of Christ, he felt the deepest pity for his deluded countrymen. Nagkaroon po siya ng awa, katulad po ng ating Panginoon. Noong siya po ay may pasan-pasan na krus, ay hindi po galit ang kanyang naramdaman, bagamat siya po ay pinagduduroan, nilagyan po siya ng koronang tinik, at sa kanyang pong paglakad, ay pinaghahampas pa rin po siya ng mga latigo, ngunit hindi po galit ang naramdaman ni Pablo sa mga tao, kundi awa po ang naramdaman niya. Katulad din po ng Panginoon, sa kanyang pong pagbitbit niyan, hindi po galit ang kanyang naramdaman, kundi awa. Yet in the midst of discouragement, the apostle was not in despair. At nung sa pagpunta niya po sa may Jerusalem, pumunta po siya dun sa tahanan ni Santiago at kanya pong na-meet ang mga elders at kanya pong sinabi kung gaano ka-powerful ang Panginoon, kung paano po nag-work ang Panginoon sa kanyang pagmi-ministry. Sabi dito, Paul greeted them and report in detail what God has done among the Gentiles through his ministry. At nung narinig po nila ito, kalapong prinaise agad ang Panginoon. At sabi din po dito, they could not condemn the manner of his labor. They were convinced that it bore the sight of God, of heaven. Dahil po nung si Pablo po ay sinabi niya na nga po na ito po yung will ng Panginoon, ito yung ginawa ng Panginoon sa kanyang pagmi-ministry. At sinabi ng mga tao doon, nung nakita nila si Pablo, ay wala silang makitang mali. At kundi ito ay talagang sugo ng Panginoon. At sa kanila, dahil iniisip pa rin po nila ang law, ang mga law, ang ceremonial law, ang pagtutuli, dahil iniisip po nila na ang mga hintel ay patuloy pa rin marurumi. Ngunit ang Panginoon po ay naging tapat pa rin sa mga hintel. They saw that had been held in bondage by the Jewish custom and tradition. The work of gospel had been greatly hindered by their effort to maintain the middle wall partition between Jew and Gentiles. Dahil po sa law,
na dahil po sa ceremonial law, nagkaroon po ng barrier between Jew and Gentiles. Now was the golden opportunity for this leading men to frankly confess that God wrote through Paul and that they were wrong in permitting the report of his enemy to create jealousy and prejudice against him. Bagamat alam po nila na ang Panginoon ay nag-ministry na ginamit niya po si Pablo, ay iniisip pa rin po nila, ay nagiging serious pa rin po sila sa law, iniisip pa rin po nila na ang mga hindi pa rin malilinis ang mga hintel kung hindi gagawa ng ceremonial law. But instead of doing justice to the one whom they injured, they still appeared to hold him responsible for existing prejudice has thought he has given them cause for such feeling. Kaya po, pinadala po nila ang apat na kabataan na kung saan sila po'y nanumpa at ito po'y dinala ni Pablo at ginawa ng ceremonial law. At sila po'y pumunta sa templo at nung matatapos na po ang 7 days, ay nakita po sila ng mga Jew. Itong mga Jew na to ay minsan nang nakipagbaka kay Pablo sa Epeso. At sa kanilang pakikipagbaka ay natalo sila ni Pablo. At mas lalo pang nanaigang inggit sa kanilang mga puso dahil mas lumaganap ang ministeryo ni Pablo kaysa sa kanila. Kaya nung nakita nila si Pablo, sabi, "Men of Israel, help us. This is the man who teaches all men everywhere against our people and our law. And this place, and beside, he has brought Greeks into the temple area and defiled this holy place." At sinabi niya po na si Pablo daw po ay mali ang tinuturo na against daw po ito sa law. At sinabi rin po ng mga tao doon na si Pablo ay nagdala ng hintel sa templo. Dahil bawal pong dalhin ang hintel sa templo dahil madudumihan po ang templo. Kaya nung narinig ito ng mga tao, kailang kinuyog si Pablo at kailang pinagsasaktan si Pablo at grabe yung pagtulak, grabe yung pananakit nila kay Pablo. Kaya ito'y biglang lumaganap, bagamat wala pa pong teknolohiya noon, wala pong messenger, wala pong Twitter, wala pong kung ano man po, ay biglang lumaganap ang balita na ito. At ito'y nabalitaan ng kapitan, ng pinunong kapitan, kaya sila'y pumunta sa templo at kanyang dinala ang centurion. Hindi po nila mapatay-patay si Paul dahil nandun po sila sa templo at alam po nila na madudumihan ang templo once na ginawa nila iyong bagay na iyon. Kaya, the whole city was aroused and the people came running from all directions. Seizing Paul, they dragged him from the temple. The whole city of Jerusalem was in an uproar. Bagamat, nung pumunta na po ang mga, ang pinunong kapitan, kasama ang centurion, kailang pinosas ang kamay ni Pablo, katulad nung prophesize ni Agapus sa kanya noong nandun pa po siya sa Caesarea. At dahil sa sobrang galit ng mga tao doon, halos nang papatay na nga nila si Pablo. Kaya ang ginawa ng mga centurion, ito'y kanilang binuhat at dadalhin nila to sa himpilan. Ngunit nung nandun na po sila sa may hagdan ng himpilan, pagpunta po nila dun sa may hagdan, sinabi po ni Pablo, kung maaari po ba siya magsalita sa mga Hudyo, sa mga tao doon. Dahil ang sabi po dito, his mind was stayed upon God. And he knew that angels of heaven were about him. He could not leave the temple without making an effort to set the truth before his countrymen. Dahil ginagawa niya po ang will ng Panginoon para sa kanya, nagkaroon po siya ng kaisipan na hindi niya po mapigilan na magbahagi sa mga tao na nananaroon. Kaya Paul and his privilege to testify. Kaya ang ating pong ikatlong point
ay testifying the will of God. Yung una po ay knowing, yung pangalawa po ay doing, at ngayon naman po ay testifying the will of God. Sabi po dito, to show that something is true or real, or to give proof to something. At binahagi po ni Paul ang kanyang napakagandang conversion. Naalala niyo po ba noong first day, ito po'y binahagi ni Brother Romeo, na kung saan, ito po'y kanyang binahagi kung paano po na-convert si Pablo. Sabi po dito, God requires all His servant fearlessness in preaching the word, fidelity in expressing its precept, however it may despise, oppose, or persecuted. Kahit itong pong mangyari, once na nasa iyo yung Panginoon, huwag po tayong matatakot na magbahagi ng pabalita niya. Dahil hindi niya po tayo papabayaan. Kahit nandun na po tayo sa times na persecution, atin pa rin pong ipamahagi ang kanyang pabalita. At nung, dahil po si Pablo ay pumunta, nung dun po sa conversion niya, after po nun ay pumunta po siya sa, pinalis po siya ng Panginoon sa Jerusalem. At after po noon, ay pinapunta siya ng Panginoon sa mga hintel, sa lugar ng mga hintel, at siya ay nagbahagi doon. Ngunit siya po ay dinakip ng mga Romano, at ang mga Romano po ay sinasabi na, at sinabi niya po sa mga Romano, siya ay may dugong Romano. Ngunit ang isang Romano doon ay binili lamang niya ang pagka-Romano niya. Kaya inisip nila na dahil sa Roman ay hindi maaring ikulong ang kapwa-Romano niya. Kaya kailang dinala si Pablo sa Sanhedrin. At doon ang mga Pariseo at mga Saudiseo ay nagkakaisa na sinasabi na si Pablo ay may sala. Ngunit sabi nga ni Pablo, siya ay malinis at wala siyang ganong ginawang kasalanan. Kaya, nung panahon na nag-aaway-away na po, nagkakagulo-gulo na at nagkakasabi na si Pablo ay isang, yun po, ay sinabi po niya na si Pablo daw po ay hindi malinis tao at kaya po ay bigla pong naakit ni Pablo ang atensyon ng mga tao at sinabi po, "My brothers, I am a Pharisee, the son of Pharisees. I stand on a trial because of my hope in the resurrection of the dead." Dahil ang mga Pariseo po ay naniniwala sa death and resurrection. Gayun din po ang mga Saudiseo naman po ay hindi sila naniniwala sa death and resurrection. Kaya ang mga Pariseo ay kinampihan nila si Pablo at sinasabi na at makikita po natin doon dahil sa kanilang pagkampi ay mali po ang motivation ng mga Pariseo. Dahil iniisip lang po nila ang kanilang mga sarili at hindi po talaga sila totoong Kristiyano at nagiging hypocrites lamang po sila. Kaya nagkakagulo na po ay tinakas po ng mga Romano si Pablo. At nung nasa may prison na po siya, sabi niya, Could it be that his work for the churches was closed and the ravening wolves were to enter in not sparing flocks? Naisip niya po itong mga tanong to dahil sa mga Hudyo, dahil sa mga Pariseo and Saduceo. At sabi po dito, in distress and discouragement, he wept and prayed. The Lord was not unmindful for his servant. Nung panahon po na iyon, mayroong 40 na men ng mga Hudyo na kung saan nagplano po sila na patayin si Pablo. Ngunit sabi nga po dito, the Lord was not unmindful for his servant. Kaya pong ito pong si Pablo ay nailigtas dahil may nagsabi po sa kanya na isa niyang kamag-anak na may nagbabalak na patayin siya pagdating niya sa may templo. Ayan po. Katulad po ng buhay ni Pablo, dati po hindi ko po alam kung ano po ba talaga yung plano ng Panginoon sa akin. Ako po ay mahilig sa mga K-pop, ako po ay
mas madalas na nanonood ng mga K-drama kaysa sa mga sermon. Ako po'y dumaan sa lugar na akala ko po'y tama pero hindi po pala ito tama. Dahil ang lugar na aking dinadaanan noon ay ang lugar na kung saan puro makamundong bagay, puro makamundong gawain lamang aking ginagawa noon, na iniisip ko na ito yung totoong joy, pero yung pala, ito'y panandalian lamang dahil wala ako sa Panginoon. Bagamat ako po isang born Adventist, sa pamilya ng born Adventist, iba pa rin po yung conversion ko kesa dun sa bininyagan lang po ako dahil ako po isang Adventist na simula pagkabata. Kundi yung conversion ko po ay siyang tumatak sa aking isipan. Na kung saan, dati, hindi ko akalain na makasama ko ang mga kabataan na naglilingkod sa Panginoon. Na dati, akala ko, ang totoong kaligayahan ay matatagpuan sa pagbabasa ng Wattpad, panunod ng mga K-drama, pero yung pala ay hindi. Higher than
ngayong gabi mga kapatid, nalaman natin kung ano po ba ang will ng Panginoon para sa atin. Dahil nalaman natin ito, dapat ating itong gawin. At dahil ginagawa natin ito, ay tayo ay nagte-testify para sa Panginoon. Bagamat po ang daan na ating nilalakaran ay puro problema, puro trials, madaming temptation, ngunit nariyan ang Panginoon, handang tayong yakapin, handa tayong i-comfort once na tayo nagkaroon ng problema. Nariyan ang Panginoon at hinihintay ka lamang niya na bumalik ka sa Kanya. Hinihintay niya na muli mong sabihin sa Kanya kung ano yung problema mo, hinihintay ng Panginoon na i-confess mo to sa Kanya. Dahil yung dinaanan ni Pablo noong nandun siya sa Jerusalem, kahit na puro persecution na yon, ay ginabayan pa rin siya ng Panginoon at patuloy siyang ginagabayan ng Panginoon. Kaya ikaw kapatid, tandaan mo to na ikaw'y patuloy nagagabayan ng Panginoon kahit anumang problema ang dinadanas mo ngayon. Kaya hinihilingan ko po kayo na tumayo para sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal na napakadakila sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat na kung saan ni-reveal niyo po sa amin, inalam niyo po kung ano po ba ang will niyo para sa amin at meron po kaming responsibility na gawin ito. At patuloy na i-testify ang inyong pangalan kahit di po na ito kakanampalataya sa aming pamilya, sa aming mga ka-churchmate, iparamdam po namin ang inyong pagmamahal sa kanila. Kung kami po'y nakatanggap ng blessing, kung mga po'y nakatanggap ng pagmamahal sa inyo, ay ganyan rin po nawa ang aming gawin sa aming kapwa. Patuloy niyo po kaming gabayan, Ama, despite na ang aming nilalakaran ay bako-bako na nasobrang napakahirap, ngunit ang dulo na ito ay kayo po. Kaya maraming salamat po, Ama, sa assurance na patuloy niyo kaming gagabayan, pag-iingatan at patuloy na mamahalin. Patawad po sa aming pagkukulang, Ama, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yeah.